Dadapat mahina ang laman. Mga kapatid, tayo nang bumuhay sa laman. Ang pananampalataya natin, hindi naman ganun kalakas. Hindi natin kayang sundin yung perfectong pamantayan ng Panginoon. Nagkakasala tayo, mga kapatid. Amen. Bagamat tayo nagkakasala, no? Mananalangin tayo sa araw-araw na hingin tayo sa Panginoon ng kapatawaran sa kasalanan nila. Sinabi nga, no, na kayo mga si kuya, ha? Magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa puso. Atin, kung nananalangin tayo, kapatid, yung presensya ng Panginoon nasa atin, no, yung spirito ng katotohanan, nasa atin na hindi tayo basta-basta madadala sa mga puso. No? Sa taras, magdadala ang isip na lumapit sa atin dahil yung presensya ng Panginoon nasa atin. Kapatid, ako na napakapalad ko dahil sa walang taong kong paninirali ko sa Saudi Arabia. Hindi ko akalain na makakalad ko ng church na nadaluhan. Awkward din kasi ano, yung tao na iniisip ko na walang gagawin sa akin mabuti, no? Eh siya pa yung magdala sa akin dito. si Pepper Matt sa tutulang. Walang ano sa akin. Walang gagawin mo sa akin. Pero, praise God! Amen. Praise God! Siya yung tagdala sa amin dito. Amin dalawa ni Kevin din. Praise God! Mm-hmm. Hindi natin inaasahan ang tao, siya pala yung magiging daan natin para makakilala tayo sa Panginoon. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon sa atin. Yung ginagawa natin na ganito, ngayon ko lang naisip na sa pagpupulong-pulong na ganito, napakabuti sa atin kasi dumadamay, sumasama sa atin yung Panginoon. Sinabi nga sa Mateo 18:20, sapagkat kung kayo nagpupulong, no, na higit sa dalawang tatlo, ang Panginoon ay naroon sa inyong gitna. Kaya napakaganda. Kaya pinipil ko talaga dumadal sa mga pagtitipon-tipon, pagpupulong. Friday is Martes, no? Pinipilip ko talaga mamatin. Kasi sa din na mga araw na yun, nakapiling ko yung Panginoon, no? Sa pagpupulong-pulong natin. Pinapasalamat ang mga palalo sa mga tao na naginamit ng Panginoon. Ito yung araw na ito, si Kevin, no? As Kevin po, no, na gaganap para sa opening prayer. Exhorted. Amen. At si Pastor Jules, si Alex, prayer before PP. At si Pastor Jules, sa PWL. Pati sa closing, si Pastor Jules, sa closing at Spenito po, no? Para sa closing prayer. At si Pastor Resti para sa benediction. Ang ating kapatid na si Melvin para sa... Bago tayo dumako sa pambungad na panalangin, awitan mo natin ang ating Panginoon. Amen. So haranahin natin siya, mga kapatid. Amen. Apuin natin at kantahin natin at arhingin natin itong ating aawitin din ang ating panalangin, mga kapatid. Sabi nga sa Romans 12:10, sabi nito, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So ito ginagawa natin, mga kapatid. Dinidevote natin. Ibig sabihin, sasama-sama tayo. Nagpapalakasan tayo dahil naniniwala tayo na pinagbuklod-buklod tayo ng ating Panginoon.
dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Amen. Kasi ginagawa natin ito, we are honoring God. And at the same time, we are honoring also yung ibang tao, yung mga kapatid natin. Amen. Sa ating ginagawa. Kaya sabi sa kanta, kami katangkuin. Amen. Kaya sa mga oras ito, let us ask the Lord. Amen. That is present will be with us right now. We know and we believe that He is with us right now. Amen. And let His presence be filled this place, O God. Oh, hallelujah. Nawa, Panginoon, kayong mamuna, kayong mamibabaw, kayo lamang ang maghari, Panginoon. Kayo ang mag-control, Panginoon, hallelujah. At nawa sa mga oras ito, Panginoon, ikay aming makatagpo, Panginoon, ikay aming makadhim, Panginoon, hallelujah. Because your presence, Lord God, is everything to us. Your presence, O God, will satisfy us, Panginoon, hallelujah. And we want to seek you more, O God. We want more of you, Jesus, O hallelujah. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayo umawi. Kami katakuin, O hallelujah. Kila ang iyong ngalan.
ikaw ang hari ng mga hari. Amen. At Diyos ng mga Diyos. Amen. Pinupuri ka po namin. Amen. Sinasamba ka po. Yes, amen. Sa bawat isa sa atin.
So, ang nabibigay po ng pagsubok sa bawat isa sa atin ay si Sitan. Bakit si Sitan? So, ngayon po natin yung buhay ni O. Dahil sa dahil sa pagiging 100% na pananalig ni Hope kay God, kaya gusto ni Sita na madisip si Hope. So sa pagkakataon yun ay nakipag-usap si Sita kay Hope para subukan nakipag-usap si Sita kay God para subukan yun si Hope. So ang sabi ni Sita ay susubukin ko tong si Hope at kung gaano siya katatag sa iyo, but may pakiusap si God. May in-advise si God sa kay Sita. Subukin mo siya, but huwag mo lang papatayin. So para masubok mo yung kung gaano siya katapat sa akin. So yun nga nangyari, sinubok niya lahat, sinubok na Sita, si Hope, lahat kinuha lahat at nagkataon na naisipan na rin ni Hope magpakamatay, but hindi pa rin nagwagi si Sitan. So doon na pagtagumpayan ni Hope yung pagsubok ni Sita. So ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagsubok ni God, but hindi tayo inayaan ni God na tuluyang bumigay. So binibigyan tayo ng Holy Spirit para i-guide ni God para ito yung paglabanan po natin. So yun po yung paano tayo sinusubok ni God at paano magiging malakas. But may isa pang katanungan sa ano naman pagkakaiba ng malayo kay God at nagpapasakop kay God. So ang pagkakaiba po ng malayo kay God ay yung malayo kay God ay wala silang alalahanin. Bakit? Hindi nila iniisip si God. Ang iniisip nila ay ang gawa ni Sita. So wala silang pagpe-pray. Ibig sabihin, maranasan mo nila yung lahat ng pagsubok ay baliwala sa kanila. Tuloy lang buhay. Pero sa ating mga nakakilala na kay God, ay mararamdaman natin sinusubok tayo ni God. Bakit? Kasi alam na natin may Panginoon tayo sa ating buhay. So, ang trigger kasi ni Satan, once na tayo lumapit kay God, saka naman siya umaatake. Ibig sabihin, para ayaw niya kasi ni Satan na magbalik-loob tayo kay God o magpasakop kay God. Ang gusto ni Satan ay tuloy-tuloy tayong malisin niya. So, mabiktima ng kanyang kasamaan. So, ito may binigay po sa atin si God na mensahe ngayon. Sa Isaiah 41:10. Basahin lang po natin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasaiyo. Huwag kang manglubaybay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. O aking tutulungan ka. O aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sasabuhay ko lang po yung naging karanasan natin, pagsubok ni God. Nung malay ay naging backslider po tayo, lahat pinaranas ni God, nawasak ang pamilya. Lahat, yung nagkataon na nung, kung saan ka nag-ano, saan ka nag-asawa, may tawag ko na, late bloomer. Yung bata ka pa hanggang sa binata ay wala kang bisu, lahat wala kang panay wobla. So ba't ang lahat na hindi mo ginagawa at nagawa mo na nung nagkaasawa ka. So naging late bloomer. Lahat yun ay dahil sa naging backslider ay pinalo tayo ni God. Lahat pinarana sa akin. So napunta na rin sa depression. Ang pinakamaganda rito, ang madalas sa banggitin ni Pastor Risty, pinaka-the-best na prayer, yung segundo lang. Naniniwala kayo doon? Yung seconds lang. Okay? Holy Spirit mismo ang
nag-guide sa'yo. Dito ka, dito niyo po makikita na kahit naka-focus ako doon sa gawa ni Sitag kasi nakalok sa alak. So, inaabot mo ng madaling araw eh. So, sa alak. Parang kaya yun, naging bleep boomer lahat na kaya doon na naging dahilan na nawasak yung pamilya ko. So, sa pagkakataon yun ay napunta ko ng Tiraw. Siyempre, pero may mga babae. So, yung pala yung babae, may mga, siyempre, may mga smart customer yun. Mga bandang alas 5 na, pawi na, ay bigla nagkaroon ng truck, ng argument, global. At doon, sa pagkakataon yun, ay tatlo sila. So, isa na ako. At nakita ko yung isa may dalang ice pick. So, naisa kong, inahabol nila ako kasi nagkaroon ng promotion. So, inahabol nila ako. Nung kasulukin, hinahabol nila ako, pagtingin ko sa likod, abang tumatakbo ako, kaya kita ko yung isa, may hawak ng ice pick. Ganito on the spot, nag-manifest sa akin yung Holy Spirit. Ang sinabi niya sa akin, ang napanggit ko kagad, ang pinasok niya sa isipan ko ay, Lord, kayo na po ang bahala sa anak ko. Ba't ganun? Doon pinasok ni God na once na sinaksak ako dito ay yung bumawon sa akin ng ice pick, dalawa lang pupunta ako, ospital o kamatayan. Pag kamatayan, hindi ko na makikita ang anak ko. So wala nang magagayon. So yun ang dapat ang napanggit ko kay God, yun ang kahilingan ko. Kayo na po ang bahala sa anak ko. On the spot, hindi ko malaman sa pagkakataong yun, natakasan yung tatlo. Yung dalawang, parang dalawang tipa na lang layo, alam ko, aabot sa akin. Hindi umabot sa hanggang sa nakasakay ko ng sasakyan ng jeep, ng papasayo ng jeep, nalayoan ko sila. Ang iniisip ko talaga, aabot sa likod ko yung ice pick. So, ganun mag-trigger yung Holy Spirit sa salita, sa pag nagtayo, kasi yung pinaka ano ng prayer natin, yun talaga tinutumbok. Pangangailangan po talaga natin yun. So, ibig sabihin, gaya nito, huwag kang matakot sa pagkatakoy, sumasa iyo. Undas pat nandito si God, kumilos si God, kumilos ang Holy Spirit sa pagkakataon niya sa akin. So, nalagpasan ko yung mga, actually, dalawang buhay na sinib. Two times na sinib ako ni God. Dahil sa sobrang depression, na naisip pa na rin natin mag-hang, doon na rin, anak ko pa rin ang ginamit ni God para maisip lang ako sa ganong pagkakataon, yun di bibigay. So, kaya may dahil sa pagiging Diyos ni God, ay mayroon tayong tatlong bagay na dapat natin isang alang-alang. Ay sa puntahan po natin yung Mateo, 10:29 hanggang 31. So, hindi ba kayo pinagbibili ng isang bilis ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mautulog sa lupa kung hindi painutulot ng iyong ama. Dato po at maging ang buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. So ganit dito pinakikita ni God kung gaano siya ka-powerful ang kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. Dahil kaya sino ba makakapagbilang ng buhok natin? Di ba, bilangin natin, baka mamatay, malagatan na tayo, nanginangiti pa natin magagawa, bilangin natin ang ating buhok. So, ganun ka-powerful ang kapangyarihan ni God. Kaya, kailangan tumingo sa atin yung mensahe na ito ni God sa atin para kahit anong pagsubok o dagok sa buhay, ikaw nga, minsan na-i-post ko sa Facebook ko, more trial and more blessing to come. So, ibig sabihin, kasi without trial, ang buhay ko natin ay boring. So, useless. So, doon kasi natin malalaman na may Diyos tayo sa buhay natin. So, kung wala tayong Diyos sa buhay natin, yung kaninang sinabi ko, yung malalayo sa kay God, wala silang pakialam, wala. Hindi nila naranasan ang pagsubok kasi doon na sila namuhay. Ibig sabihin, wala silang choices.
kung hanggang doon nakikipesita. So yung pang nice ipabatid ni God sa mensahe ito. So huwag kayong mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. So at dahil nga sa ginawa sa akin ni God, ay dalawang beses na ako sinig. May mga plano si God na hindi natin alam. So kagaya na yung nagsasalita ay ginamit niya kasi hindi ko rin kagustuhan. But napunta na lang ako sa pagiging advocate. So bagamat naging advocate ako, ay pre-analyze ko pa rin yung mensahe ni God na yung gawang kabutihan sa kapwa ay hindi nakakapagligtas sa tao. Okay? Sa tuwing umaaksyon po tayo, ay lagi kong inihiling kay God ang guidance. Ang bigyan niya ako ng karunungan kung paano ako umaksyon na naayos sa batas ng bansang kinaroroonan. Bakit kamo? Kasi ayon sa Holy Bible, ang anong bansa ay pwede natin, maaari natin tirahan, but kailangan natin sundin ang mga batas ng bansang ating kinaroroonan as sa Holy Bible po. So, kaya naman po, kahit advocate tayo, wala tayong ID, nagagawa ko po makipag-usap sa polis pag yung OW na po ay nalagay na sa kapamak o pinapalayas na nga mo o yung sinasaktan na po. Yung hindi natin magawa ng para sa agency, ay napapatawag na po natin yung OW sa polis at binibigay ng OW yung kontak ko at saka ko siya kakausapin yung polis, papaliwanag ko. Tapos i-recommenda ko sa pulo. So, yun po, no? At maganda naman ko ng dog kasi gaya na sinabi ko kanina, nagdidipin lang po sa karunungan ni God at hindi po sa karunungan ko. Wala po akong magagawa kahit maglumpo sa dulo. Yun po lagi yung narinig ko sa OW. Huwag kayong tumingin sa akin. Hindi ko kayo matutulungan. Tumingin kayo kay God. Pray and pray. So, sa tuwing kasi nag-action tayo, lagi ko sila yung pinag-pray bago ako mag-action. Lalo yung pinanghihinaan talaga ng loob. Kaya may mga ibig sabihin malayo kay God, napapalapit natin. Kasi binibigyan natin ang isay ni God. So, mas okay yun. Ibig sabihin, nakasunod tayo sa obeying na isay ni God. At least hindi tayo lumalayo sa naising ni God, sa presensya ni God. So, ibig sabihin, hindi natin siya binabypass kasi nga nasa Holy Bible, ang paggawa ng kabutihan ay hindi sukatan ng kaligtasan, kundi ang pananalig at pagtanggap sa kanya bilang ating kagabuhay na Diyos at tagapagligtas. So, yun po yung naisin na iparating sa atin ni God. So, at ito pa ay dumako po tayo sa Lucas 6:35. Ito po, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti at mga pahiram kayo na kailanman ay huwag mawala ng pag-asa at malakihan ang sa iyo'y magiging ganti at kayo magiging mga anak ng kataas-taas sapagkat siya ay magandang loob sa mga walang turing at masama. So, sa pagkakataong ito, dahil bagamat nagkaroon kami ng commotion, ay hindi pagkakanawa ng asawa ko, kasi ang sa relasyon kasi, hindi lang yung isa. Both sides may problema. Ibig sabihin, hindi kasi ang nagiging trigger kasi sa isipan ng tao, isa may kagagawan. Hindi po. Ang pag-iwalay po ay both sides. Ibig sabihin, pare sila nagkakaroon ng nagpagkakamali. So, kaya naman ay sa ganung pagkakataon ay binigyan ko ng pagpapatawa ng asawa ko. So nagkasundo kami magkahiwalay at hiningi ko lang yung sa anak ko na kustudiya. Ako ang mag-aalaga ng anak ko. So pinagkatiwala naman niya sa akin dahil alam naman niya na hindi ko talaga pinababayaan ako. So, kasi bata pa eh. Hindi pa siya mag-alaga ng anak. So, kasi napangasawa ko lang siya, mag-iitin lang yata, mag-iitin pa lang. So, parang underage, no? Parang ano yun? Tawa doon? Check up is yun? So, ganun nangyari. But,
Bagamat nagkahiwala na kami, humingi pa rin siya ng ano, ng kapto, permiso na mag-aasawa ulit. So, dahil nga sabi ko, kung tayo talaga, ay tayo talaga. So, pinayagan ko. So, nagkaasawa sila, nagkaanak. But, uli ko na nabasa, nasa real na ako, last year lang yata eh. Na, kasi tama yun, nasa Holy Bible, huwag kang umasa sa iyong kaanaman. Pagkas, ano natin yung kaanaman mo, nagmumula kay God. Ibig sabihin yung sinasabi na iniisip natin na gagawan natin ng kabutihan yung kapwa natin ay sinagkakapala natin sa kasalanan. So, nasa Mateo na pinayagan ko kayo mag-iwalay dahil sa katigasan ng inyong ulo, but pinagbabawalan ko kayo both side na huwag kayo makikisama sa hindi inyong asawa. So, ang nangyari, nagkasala ako sa kanya, ibinuyo ko siya sa pangangalo niya. So, nagkasala ako sa kanya, nagkasala ko doon sa taong kinasama niya. So, quick. So, nung nabasa ko yun, on the spot, tumingi ako ng kapatawaran kay God. Tumingi ako ng kapatawaran kay God, and then, maging sa asawa ko, humingi ako sa kapatawaran na sa asawa ko. So, kayo pa man, naging okay naman po lahat, pero nagkaanak sila. At yun, nung huli kong 14 pa yata ako mo eh. Pinagtagpo ko yung anak sa labas. Ba't may anak sa labas? Di ba dapat anak sa labas? Sarap nang galing eh. Pinagtagpo ko yung magkapatid. Tama. Pinagtagpo ko yung magkapatid. So, pinaliwanag ko sa kanya sa murang gitas. Naintindihan ng anak ko na para sa nung nagtagpo sila ay parang walang anak kasi ang remind sa akin ni God kung ano mang kasalanan ay hindi na pumapapa hanggang doon na lang ay kung may pagkakamali at kami dalawa mag-asawa ay hindi na dapat madamay yung bata, so walang kinalaman sila. So gayon pa man matagal ko na rin inihiling na mabuo, pero kung hindi po talaga nanaisin ni God, wala po talaga akong magagawa, but naway. So, tuloy po tayo at basahin po natin sa mga taga-Roma, 7:1. Mga kapatid, kayo nakakaunawa ng batas. Alam ninyo ang isang tao ay nasasak lamang ng batas. Habang siya nabubuhay, magiging ganti at ayun. Habang sila yung nabubuhay. So, ibig sabihin, kung malayo tayo kay God, ang nalalaman lang po natin batas ay ang batas ng tao. Subalit, ang batas ni God ay hindi natin. Pero kung once na nagpasakop tayo kay God, bukod sa nai-apply po natin yung batas ni God, ay nai-apply po natin sa soul natin. Kasi ang place ay kakainin na nagubayan, but ang pinakamalaga po talaga sa atin ay ang ating soul. Yan ang pinakamalaking kayamanan sa ating, mas malaki pa sa mundo ang ating ginagalawan ng ating soul. So, kaya kapag tuluyan tayo nagpasakop kay God, ay lihiti mong mawalan man tayo ng buhay, ay nasa kanyang piling pa rin ang ating soul. So, magpapatuloy yung ating soul sa kanyang piling. At so, ganun ay doon natin doon po matatalo natin si Satan. So, sa pagkakataon ay magbabagi si God para sa bawat isa sa atin, sa buhay po natin, habang po tayo ng buhay. Kaya naman, ang ating pagtatapos, but maraming salamat kay God sa pagkakataon to. At nagmuli naman akong nakatayo rito at patakot-takot na hingi sa kay God na i-send ako ng Holy Spirit, kasi hindi ko alam anong sasabihin ko eh. But itong conclusion po natin, Mateo 6:33. Ano mang unos dumating sa aking buhay ay ito ay ating malalampasan. 6:33? Oo. Emily yata. Kasi first na kita o God? Oo.
So, maliyak ako ng typing. Ano man. Wag na lang, okay na lang. So, ito na lang ano ko. Ano man unos dumating sa ating buhay ay ito ay ating malalampasan sa pamamagitan ng ating pananalig kay God. Okay, yeah. Yun. Ang pinakaano talaga ay pinakabuot talaga ng ating pagbabagi ay yung walang pag-aalinglangan. Ibig sabihin na transparent na paniniwala kay God, pananalig sa kanya. At tanggapin siya na buhay sa ating mga buhay. So, hanggang kayo ay managutan ng hininga. So, dyan na lang po muna ng katakosan ating mag-aaral ng ating salita. So, sa pagkakataon po nito ay magiging salamat lang po muna. Lord, maraming maraming salamat sa pagkakataon po at sabihin nga po, Lord, dalawa man o tatlo ay nasa nang nagkakatipon-tipon sa iyong harapan ay kayo ay nasa harapan po namin sa kaligid na po namin. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito at pinangunahan mo niyo po kami. Isinin niyo po kami ng power of Holy Spirit para maunawa po namin ang binigay niyo pong mensahe po sa bawat isa sa amin. Ito ay indikasyon lang po ng pagpapatuloy po namin sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat din po sa kina Pastor Risty, kina Pastor George, at kina Pastor James, sa maging sa prayer warriors, O Lord, sa patuloy naging matagumpay po ang prayer, kahilingan sa abo sa iyo panambahan niyo po, dahil isa lang naman po ang layunin po namin na iyong mga anak ay magpatuloy po kami sa inyo, at ang lumago po, at makapag-invite po kami, makapag-ano ng mga kaluluwang naliligaw, O Lord. Maraming maraming salamat, O Lord, at kahit sa anong pagkakataon ay kayo pa rin po ang aming binibigyan ng priority, O Lord. Kasi ang mga bagay na binibigay niyo po sa amin ay pangsamantala lang po. Pero mas pinakadabis po ang aming ipaprioritize ay kayo po dahil ito ay para sa aming mga soul na maging malusog po ang aming soul at hindi magiging payat o manifest. Lord, maraming salamat ulit sa pagkakataon natin po sa amot namin dalangin ulit sa pangalan po ng Imuhari po ng Nanang Jesus Christ. Amen. Ano pala kayo pa? Matalog lang. May mga kasama kang mga pastor sa Lakeway. Nandiyo sa lugar niyo? Hindi sa ano sa... Ay yung may pastor kong ano kaso hindi sumakatid kasi yung Asia. Yung sa Pilipinas? Oo, sa kay Sister Amir. May chance sila. May mga picture ka na ano pa okay. Mga kasama ng mga pastor. Matagal na. Saan yun? Yun nga yung ini-invite ko. Dito yun. Dito ba yun? Hindi yun sa Pilipinas? Kasi bata ko yun eh. Oh, dito yun, dito yun. Kasi nung 28 pa yun eh. Dito yun. 28, 28. At 28 nga yun eh. Dito yun na ano. Hawak niya na po yung mga papel niya pa na. So...